Kumusta po kayo mga ginigiliw kong taga-subaybay? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati, ay angad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanggal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapahamakan at karamdaman. Tuluyan na ngang naging ganap na mga aswang ang lahat ng taganayon. Naipagtagumpay ni Victoria ang unang bahagi ng kanyang plano. Samantala, matapos na matipon na niyang lahat ang kanyang kailangan sa gagawing ritual, ay sinimulan na niya ang proseso. Nagkulong siya sa kanyang kwarto kung saan niya ito isasagawa. At narito na po ang pagpapatuloy ng kwento na magiliw niyo pong sinusubaybayan, ang anghelo, mortal na kalaban ng Diablo. Nagumpisa na si Victoriang umusal. Sinasamo niya ang Diablo na kanyang hinihiling na lakipan siya ng iba yung kapangyarihan nito upang maipagtagumpay ang kanyang ginagawang pagbuhay sa mga patay. Paulit-ulit ang kanyang mga binibigkas na pananalita, mga pananalitang hindi maunawaan ng karaniwang tao, gamit ang iba't ibang mga bagay na pinangalap ng kanyang mga tauhan at gamit na kanyang pinakaiingatan, ay kumpiyansa siyang magtatagumpay ito. At bigla na lamang ang lumabas ang isang napakaitim na usok na tila may mata itong mapupula. Nagpaikot-ikot muna ang usok sa loob ng silid na animoy bakang nakawala sa kural, na lumilikha pa na nakakakilabot na ingay, habang si Victoria naman ay nakatingala na nakataas pa ang dalawang kamay na nagpupuri sa kasamaan. Nang bigla na lamang itong sumanib sa kanyang katawan, nanginig si Victoria. Halos di niya kayanin ang pwersang pumasok sa kanya. Nawalan siya ng malay at dahan-dahang umangat ang kanyang katawan. Habang nakalutang ay nagliwanag na bigla ang kanyang mga mata na isang matingkad na pagkapula. Maya-maya ay nanumbalik na ang kanyang ulirat na sinabayan ng isang malakas na pagpalahaw, kung kaya sunod-sunod na katok sa pinto ang narinig ng nag-aalalang si Victor kasama ng ilan nilang tauhan. Kaya nang hindi pa rin sumasagot si Victoria, ay pinilit na nila itong buksan. Natulala sila nang bumungad sa kanilang harapan ang tagpong iyon. Nakita nilang nakatayo na ito na nakalutang sa hangin, na may kung anong malakas na enerhiya na dumadaloy sa loob ng katawan nito, na nakikita nila sa kanyang mga balat. At nang ibukan nito ang kanyang bibig, ay umuusok pa ito na nagliliwanag ng matingkad ang mga mata. Bagaman bakas pa rin ang kagandahan ni Victoria, ay malaki ang ipinagbago ng anyo nito na nababalot ng isang maitim na aura na nalulukuban ng isang malakas na itim na kapangyarihan.
nang makita niya si Victor at mga tauhan na nasa bukana ng pinto ay nangiti ito. At sinabing kanya nang nagawa ang dapat niyang gawin. Tinanong pa niya ang mga ito kung kanila ba daw nakagustuhan ang bago niyang anyo. Na nagsitanguan naman ang mga ito, ngunit bakas ang matinding sindak sa kanila. Muli nitong iniangat ang kanyang mga kamay at tumingala. Nagulat pa sila nang biglang may lumabas na itim na usok mula sa bibig nito. Nagpaikot-ikot na muli sa silid bago tuluyang lumabas. Di nagtagal ay nakarinig sila ng mga ingay sa labas. Mga ingay na tila napakaraming tao. Mga tinig na pawang mga daing at ungo lamang ang kanilang naririnig. Kaya nagmamadali silang nagsilabas sa pangunguna ni Victor. Nang makalabas sila ay namangha ang lahat. Nakita nila ang maraming mga naaagnas na katawan na halatang bumangon mula sa kanilang mga libingan dahil sa sira-sirang suot ng mga ito na nanlilimahid pa sa lupa. Nanlaki palalo ang kanilang mga mata nang kanilang makita ang parte ng katawan ng mga ito na labas ang mga buto na unti-unting binabalutan iyon ng laman. Hindi sila makapaniwala sa kanilang mga nasasaksihan. Ang iba sa mga ito na kanina'y pawang mga kalansay na lamang, ngayon ay balot na ng laman bagaman mamasa-masa at tila naaagnas. At natipon ang mga ito sa harapan ng bahay na pinaghihimpilan ni Victoria. Maya-maya ay lumapit na sa kanila si Victoria at lumakad ito papunta sa harapan. Nagsalita ito na binati ang kanyang mga bagong tauhan na sinasabing maligayang pagdating at malugod daw niya silang tinatanggap sa kanyang munting kaharian. Sinabi niya ang dahilan kung bakit niya sila tinipon. Kanila umanong ipalalaganap ang kasamaan sa ibabaw ng lupa na kanilang ipaparamdam ang matinding takot sa mga tao at sila di umano ang maghahari. Ngunit bago daw nila maisakatuparan iyon ay kailangan nilang mapuksa ang angkan nila Bernabe at ang binatang si Angelo kasama na ng kanilang mga kapanalig. Dagdag pa ni Victoria ay naniniwala siyang magtatagumpay sila laban sa mga mandirigma ng kabutihan, lalo pa nga kung sila ay magtutulong-tulong. Na kanya pang agad na pinuri ang mga ito na sinabing nagtitiwala siya sa kakayahan ng mga bago niyang kawal. Kanya pang pinangakuan ang mga ito na sa oras na kanila nang maipagtagumpay ang pagpuksa sa mga mandirigma ay kanya umanong pananatilihin ang bagong buhay at pagkakataon na kanyang ipinagkaloob sa mga ito, na dahil doon ay nagsigawan ang mga ito sa kagalakan na kanila pang itinaas ang mga kamay. Nagkaisa silang isigaw at ipahayag ang pangalan ni Victoria na paulit-ulit nilang sinasambit at isinisigaw ang mga katagang mabuhay si Victoria, at napuno ang buong lugar ng mga tinig nilang nakakakilabot. At dito po nagtatapos ang itinampok nating kwento sa pagkakataong ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at na may patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento.
At bago po tayo tuloy ang magtapos, ay bibigandaan po muli natin ang ilang mga pagbati sa mga masusugid po nating taga-subaybay. Binabati po natin sila Nolan Shapno, Raquel Aragon, Divina Dikwaten, Joy Ann Hinova, Andres Cañete, Aisa Sidantes, Jackie Daga, Merasol Harabe, Juliet Delgado, Claire Gascon, Glenligale Dangilan, Don Diaz, Oliver Casane, Ronda Jackis, Kent Barrel, Saya Rakan, Presbiteros Rose, Arvin Agaton, Kuya Jamproy TV, Aris Paul Kiao, Shine Badilla, Cleope Guier, Angelo Data, Prince Clovest, Lamperoge, Maria Victoria Mercado Gonzales, Krish De La Cruz, Warren Samsona, Ann Gangay, CJ Mapalad, Miss Neng X Hunter Palaboy, Irene Wilton, Rowena D.S. Velasco, Ash Titu, Mary Ann Nase, Eduardo Asentado Jr., Joel Perez, Roy Marie Abad, Vanessa Apilat Galia, Emilia Quilason, Ike Gamer, Ern Dalmasio, Roman Jones Salinas, Mark Tanhoko, Eris Creep Horror Tales, Drexter Ibanez, Kitty Games Gaming, Maria Fe De Vierte, Erlina Kokjin Magnuson, Jinky Serato, Rodel Seno, Pogi Pogi, Joyce Gotera, Drexler Ibanez, Harold Chas Binatay at sa kanyang anak na si Pinkish Hanafer, Colona Carding, Annalie, Janet Verga, Rizal Magro, Ami Flores, Florante Manaha, Bashmeya Wolfchen, Eric Rimandiman, Vilma Abulag, Pedro Tampos, Merly Canoy, Dante Morata, Jomar Anila, Robbie Benson Otero, Teresita Cerone, Lily Santiago, Cesar Cabugwas, Amerose Amoroso, at sa ating napaka-supportive na admin na si Ma'am Mary Denise Grace Kim. Sa lahat-lahat po ng patuloy na nakikinig, gayon din sa ating mga silent listener, saan man kayo naroroon sa loob o labas man ng ating bansa, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-ingat po sana tayong palagi at hanggang sa muli.